So meron ng isang lumabas na report galing nga ito kay Anthony Slater ng The Athletic tungkol nga ito sa Golden State Warriors at ang kanilang interest nga nakuhanin nito si Damian Lillard mula sa Portland Trail Blazers. Ayon nga sa report na ito ni Anthony Slater mula sa The Athletic, itong Warriors nga daw ay napag-usapan na ang idea na pagkuha nga dito kay Damian Lillard at pag-form na naman ng isang super team dito sa Golden State. Sinabi nga ni Anthony Slater na tinanong nga siya kung ito bang Warriors ay magiging involved sa pagkuha dito kay Damian Lillard. Ang sagot niya, yes nga daw ayon sa Golden State. At ang rason nga daw ng Golden State Warriors na pinag-usapan na nila ang idea na pagkuha kay Damian Lillard dahil nga dun sa mga nakaraan na hindi pagkakaintindihan na itong Portland Trail Blazers at ni Damian Lillard pagdating nga sa hiring ng coach. Diba nga't kung anong-anong rumor na ang naglabasan tungkol dito kay Damian Lillard na interesadong umalis dito sa Portland. Pero ngayon ay medyo namatay-matay na nga yung mga rumor na yon at ito nag-uumpisa na naman dahil nga sa report neto ni Anthony Slater ng The Athletic. Para nga sa akin, kung ako ang tatanungin, sa tingin ko ay hindi magandang idea na kuhanin ng Warriors itong si Lillard. Lahil na rin na parehas niya ng posisyon ng nilalaro ng kanilang superstar na si Steph Curry at itong si Lillard. So baka mag-agawan nga lang itong dalawa na ito sa bola dahil parehas silang ball dominant player. Itong si Steph Curry marunong namang mag-off the ball pero mas effective nga siya kapag siyang may hawak ng bola. At ganoon din naman si Lillard. Kaya't medyo complicated kung itong si Lillard, si Steph Curry na si Klay Thompson ay nasa isang team nga. Pero kung kayo ba guys ang tatanungin, sa tingin nyo ba magandang si Lillard ay mapunta dito sa Warriors at bumuo ng trio na si Steph Curry siya at itong si Klay Thompson? Comment down below your opinion. At para naman sa ating next update, ito namang si LeBron James ay meron ngang bagong commercial dahil ngayon sa isang sikat ngang laro na Fortnite ay naging isang karakter itong si LeBron James or naging skin nga siya dun sa laro na yon. Ito, panoorin nyo nga ang pinost na commercial ni LeBron at ng Fortnite. How you feel? Feel the game ready. Nice work, team. Anything else, Ruth? Don't forget the glasses. Y'all ready for this? At para nga sa ating next update, ito nga ang Team USA ay nga na naman sa kanilang second exhibition match against Australia. Natalo nga sila 91-83. Ito nga si Patty Mills na player ng Australia ay nanguna para sa kanyang team with 22 points. Si Joe Ingles ay may 17 points naman. Para naman dito sa Team USA, si Lillard ay may 22 points nga at ito naman si Kevin Durant ay 17 points. So second straight loss na nga na itong Team USA. Una sa Nigeria tapos ngayon sa Australia naman. Pero hindi pa naman ito ang umpisa ng Olympics dahil exhibition match pa lang nila ito. Pero dapat wag silang masyadong pakampante at maging concerned nga sila at tingnan nila kung ano yung mga pagkakamali nila. Bakit nga sila natalo dito sa exhibition match para pagdating nga dun sa Tokyo Olympics ay hindi na ito mangyari muli sa kanila. So yun nga lamang guys para sa ating update ngayon. If you guys like the video, make sure to like the video and if you not subscribe, syempre mag-subscribe ko na dala everyday, meron tayong mga NBA updates. So yun lamang. See you guys next video. Bye!